Thank you, Ma'am Rose. Share ko lang yung screen. Yun. And I, magandang hapon sa lahat. I hope you all had a good lunch. Welcome sa ikalawang araw ng Pista at sa pre-conference event din ng Phil Geos. So it's good to be back. Undergrad ata yung last time na nag-Phil Geos ako. So it's great to be back here. My session, pardon the title, this isn't a masterclass. Hindi ko lang talaga gusto yung word na masterclass. But I hope you learn some QGIS stuff after this. I will be sharing on the chat the link kung gusto nyong mag-follow along sa gagawin ko. And yeah, without further ado, let's start. So again, nagbigay naman si Ma'am Rose ng mga reminders, house rules natin. But I would also like to remind everyone that as part of Pista ng Mapa, we are under the code of conduct of the Pista. So if you want to check it out, puntahan yung website under conference code of conduct. But in summary, we just want everyone who's participating in the community, not just here sa workshops, sa events, but also on our Discord channel and also sa gather datown instance natin, you know, to be a good neighbor, you know, make it work for everybody for this session and upcoming Pista ng Mapa events. Try to keep your cameras off and be on mute if you're not talking. Be on time and coming back from breaks, of course, and respect each other's speaking time and try not to interrupt. We also have as a policy for Pista ng Mapa, zero tolerance for harassment and discrimination. If ever you see anything that's violative of the COC, please report them to the staff and to the organizers. Ayaw natin na mayroong nahaharas. Ayaw natin na may nadi-discriminate sa Pista. We're here to create an open, a free, a very safe community of mappers, open source, and open data advocates. Right? So yun, who am I? Kung andito kayo nung unang araw ng Pista, you would already know this. If you've heard me before talk, you've already know this. And nasabi na rin ni Ma'am Rose yung ilan sa mga bagay tungkol sa akin. Again, my name is Ben. I graduated from the Department of Geodetic Engineering a few years back, currently taking up my master's degree in geomatics engineering. I am the proprietor for BrainHR. I'm also the data training lead for the Open Knowledge Foundation. And if you were here nung Saturday, you would also know that I am the CTO and the head of strategies for Smart City. So most of my work revolves around openness, revolves around data, technology, and geospatial. Smart City, we're a tech nonprofit based here in the Philippines whose focus is citizen-centric and open by default solutions to smart community problems, right? Not too much about tech, more about people and more about openness. Open Knowledge Foundation is an international not-for-profit organization. Our goal and our vision is to create a fair, free, and open future. So to do that, we teach. Part of my work there as the data training lead is to train people on open data, data literacy, and sometimes even open geospatial. We build software, we build stuff, and we also organize communities around openness. And of course, I'm the proprietor, founder, owner, slash medyo lahat sa BNHR. I provide openness data and geospatial consulting. I consider it not just an enterprise, but more so an advocacy, because I want to advocate really for open source, for open data, for open geospatial in the Philippines. It's a QGIS certifying organization. I provide certifying courses. So when you do take my training courses, you get this official QGIS certificate. The courses are vetted by the project steering committee. And yeah, I'm a QGIS sustaining member. I think still the only one sa Pilipinas that's financially supporting the QGIS project. So I like to give back. I try to give back as much as I can sa community, because I've made a good career over the past few years at QGIS, and the least I can do is give back, right? So I've worked with quite a number of people, not just in the Philippines. I've trained people from Thailand, Vietnam, Bhutan, and the farthest right now, na-train ko people from South Africa. So
Global yung QGIS, which is one of the reasons why I like the community as well. So yun, so that I don't blabber on about myself, why are we here? Of course, we're here to learn about Q. But I would like to be very specific about your expectations natin. You know, marami tayo dito. We come from the different kinds of backgrounds, probably different skill levels as well. So as much as I want to cater to everyone, mahirap gawin when sobrang dami ng kailangan ng audience mo, for example. So to do that, I'll try to set our expectations para alam natin kung ano yung makukuha natin dito, yung mga hindi natin makukuha. Maybe later on, pag mayroon pang ibang events and other stuff, baka pwede nating magawa yung mga bagay na yun na mas gusto nyo. So let me just set the expectations real quick. I've been training people online for the past 2 years dahil sa pandemic. I've done it quite a lot. And even before that, in my work with School of Data, with Open Knowledge, ang dami na namin trainings na gawa. And what we've found is, meron talagang relationship yung oras na gugugulin mo and yung objectives mo sa training, right? And we've found that ito usually yung compromise mo, right? If you have really short-term events, something that's less than 1 day, something like Pista ng Mapa, you know, it's great for awareness raising and community building, not so much for learning skills and applying them. To do that, you would need something that's a bit more short-term, less than 1 week, 1 to 3 months, para makapag-build ka talaga at makapag-apply ka ng skills. And of course, if you want to have direct impact projects, yung mga long-term events, di ba? Kahit naman sa klase, ganun, di ba? Kahit sa pag-aaral, hindi naman natin natutunan lahat sa loob ng isang araw. It takes an entire sem to even compress yung isang buong topic. So gusto ko lang i-clear yon, kasi yeah, this won't be a basic QGIS training. Kahit yon, mahirap yon buuin sa 1.5 hours. It also won't be a comprehensive list of QGIS features, right? If you're interested in that, I invite you to visit my site, my Facebook, my YouTube, my Twitter. A lot of stuff I've shared na rin dun sa mga channels na yan before. Which is also why yung ipe-present ko ngayon is something that na I haven't had time to write about. Hindi ko pa nasulat, hindi ko pa na-share before. Para bago naman. So if may tanong kayo na baka hindi ko madaanan this afternoon, it's probably on my website or sa Facebook, YouTube. And yeah, some of the exercises will be about basketball. Kasi yun yung thesis ko. Yun yung master. Yung graduate's thesis ko. So sayang naman yung yun yung ready examples na meron ako. Kaya yung mga mahilig sa basketball, maaaring makita nyo yung applications ng GIS, especially QGIS, in doing your analysis. Well, any sport, really. So yeah, what will we be discussing? Sinabi ko, hindi siya basic training, hindi rin siya comprehensive training. I just selected a few things na feeling ko, if you are already knowledgeable about Q, or if you're someone who wants to focus on very specific things para gusto mong maging power user, gusto mong i-level up yung skills mo, ito yung mga bagay na yun for me. You need to have knowledge of the QGIS processing framework at bakit siya mahalaga, right? Sometimes you take this for granted, and I want to show you guys today na sobrang powerful ng processing framework. And if you want to build tools, build it with algorithms that are available sa processing framework and expose those tools sa processing framework as well. You want to do automation, you need knowledge of the graphical modeler na sobrang easy lang. Kayang-kaya niyan. Mamaya papakita ko, gagawin natin. Plus, if you go to the follow along site na shinare ko sa chat, makikita niyo, you can also download the data. At yung data na shinare ko, they already have yung all the data sets and all the QGIS projects. So pwede niyo i-reverse engineer yung ginawa ko. Because ba't ko naman itatago sa inyo paano ko yung ginawa, right? You have all the models there, all the projects. You can reverse engineer it all you want para makita niyo kung paano mas gumagana.
symbol layers and geometry generators, makikita nyo mamaya kung bakit sobrang nakakatawa sila. Especially yung expressions then tsaka data defined overrides. It really allows you to take advantage nung lahat ng capabilities na exposed kay QGIS. And once maging sanay kang gumamit ng expression, sobrang napapadali ng buhay. And lastly, if you want to create multiple maps, QGIS Atlas is your best bet. So, tadaanan natin yan isa-isa. And if you go to the website na sinend ko sa link doon, yun, andun naman yung lahat ng gagawin natin. Plus, like, as I mentioned, yung data, everything is there. Everything there is open. Creative Commons licensed. Right? So, yun. Just go to the site, unichar.xyz/workshops/pnm-qgis-workshop. So yan yung follow along dash data. Yeah, it will lead you to a data set na pwede yung download. So, umpisa natin. First is the QGIS processing framework. Medyo itong simula, mag-discussion pa tayo. But if you have questions, feel free to post them on the chat or just ask away. At sagutin natin yan mamaya kung merong time in between. Okay. So the QGIS processing framework consists of a lot of things. The native QGIS algorithms that are from processing providers like JADAL, GRASS, Saga, algorithms from processing plugins and processing scripts, QGIS models, and also Python scripts. But sila mahalaga. The power of the processing framework is that all algorithms exposed through the framework can be used for batch processing. It can be used in the graphical modeler or the model builder. And it can be used in Python via PyQGIS processing, in R via the, I think it's the QGIS process na libraries R, and also the command line. So yung lahat ng kayang gawin ni QGIS, you actually don't need to use the GUI to run those processing algorithms. Kaya mo siyang gawin in Python and R in the command line. If you want to learn more, nandiyan yung links, an intro by Hans van der Kwast sa processing provider plugins ng QGIS last month, I think. And in 2019 video, Phosphorgy, why you shouldn't do more plugins, only processing. And that it actually makes sense because of those three things that I mentioned kanina. So if you're wondering if your plugin is part of the processing framework or if the thing that you're using is part of the processing framework, madali lang malaman. If you can see it in the processing toolbox, then yes, it is. If not, then hindi siya part. So what do I mean by that? So this is my QGIS and this is my processing toolbox. To see that, I go to processing and then I click toolbox or mug. Control Alt T ako. Everything here is part of the processing framework of QGIS. Itong mga may Q, yan yung mga native algorithms. Ito mga JADAL algorithms, GRASS algorithms. You have your models, you have your scripts, Saga algorithms, and then you have algorithms provided by your plugins like Dataplotly. Meron siyang sariling algorithm na ini-expose, build generic plot. And yung QuickOSM plugin is actually already a processing plugin now. Pwede mo siyang gamitin sa mga gagawin mong models. May mga naka-expose din siyang algorithms na pwede mong gamitin. Right? So if it's here, parte siya ng processing framework. Ano yung mga wala dito na usually makikita nyo rin? Kasi ito, konti pa lang yan. Other examples, Orfeo Toolbox, OTB, is now also a processing plugin, recently released. Orfeo Toolbox, an open source image analysis software. So pwede nyong gamitin yon inside of Q. There's also White Box Tools, WBT. Ganun din. It's installed as a plugin, but it's a processing provider plugin. So kaya mong gamitin yung mga processing algorithms niya. Right? Yeah. So yun yung ano natin. Yun yung processing framework natin. Right. Ayun, sakto may tanong. Tatanungin ko pala kung may tanong. 3.22.
I'm on 3.22. Ano pala, mention ko na rin, for those who are on Windows, please upgrade kung nasa, naka 3.16 kayo. 0.12, please upgrade to 3.16.13 kasi may bugs sa 3.16.12. It was actually built against an old version of zip na hindi stable. So, kung naka 3.16 kayo, make sure na, Windows lang, kung naka 3.16 kayo, make sure na 3.16.13 or anything na hindi 3.16.12. Right? 3.22 safe na yun. And if you're on Linux like me, or you're on Mac, safe din tayo. Masa Windows lang yung problem. So, let's go to the graphical modeler. Quick note, when you're working with vectors, it's always good to add special indices sa vector files nyo when you're doing processing algorithms. Right? That makes it infinite, hindi man infinitely faster, pero orders of magnitude faster. Actually, nagwa-warning si QGIS pag walang special index yung vector layer mo at nagpapatakbo ka ng geoprocessing. Mapapansin nyo yan pag nagpatakbo kayo ng vector processing algorithm. Sasabihin niya, warning, no special indices found, something will be, performance will be severely degraded. Yun I think yung sinasabi niya. So let's try to do this. Ito lang gagawin natin. If you've downloaded the data na shinare ko and you're on the follow-along link, gagawin natin to, sabayan natin. Just open the graphical modeler QGIS project file, andyan na dapat lahat. If you encounter yung handle unavailable layers issue, try nyo i-auto-find. Or if not, hanapin niyo yung layer dun sa QGIS workshop data GeoPackage na kasama. Tatlo lang yung kailangan niyo, highway all, amenity school, tsaka PHL provinces. And for this one, we'll build two models. Titingnan lang natin yung dalawang bagay. It's very basic model, but I just want to show you yung kung paano gumawa ng model, paano mag-edit ng model. So we're looking at two parameters only, distance from existing schools and distance from roads. Model 1 natin, ang suitable areas natin ay near existing roads and schools and meet the following criteria. It's within X meters from an existing school and then it's within X meters from an existing road. Right? So if you downloaded yung ano, if you downloaded yung data, my suggestion, yun, tip, quality of life tip, add nyo sa favorites yung directory na lagi nyong ginagamit para andun na lahat lagi. So for me, I added yung directory na yun dito, so I have it right here. So once you've downloaded, you have this, all the files, open nyo si graphical modeler na project and it should open itong tatlong layers na to. So highway all, amenity school, and Philippine provinces filtered to show only, of course, my home province, Albay. Sorry, bias talaga ako sa home province ko pag nagbibigay ng examples. Tayo naman atang lahat. So yun, the data, I downloaded it in using QuickOSM. And on day 3, meron tayong talk about that to be presented by one of our fellow Pista na Mapa members. So abangan nyo yun. Hindi ko na ipapakita kung paano ko i-download. So abangan nyo yun kung gusto nyo malaman kung paano ko siya dinownload. So yun, those are just downloaded from using QuickOSM. And the idea is we want to build two models, right? So we're looking at our first model. I want to find the suitable areas now within X meters from a school and within X meters from a road, right? Most basic thing that we can do is to create a buffer, right? So yung flow natin, kung iisipin natin, it would be like this. Okay, I have a road, I have schools. Gusto ko malaman yung intersection nung 5x meters distances from those schools and roads. So from there pa lang, alam mo na yung gusto mong gawin. You want to
find yung X meters distance from your features, whether it's a road or a school, at gusto mong makuha yung intersection nila. And maybe gusto mong dagdaga na ang importante lang sa iyo ay yung area na nasa loob ng albay. So if that's the case, sa dulo, pag nakuha mo yung intersection na yon, i-clip mo siya gamit yung feature ng albay dito. So, kung manually ko siya gagawin, una kong gagawin would probably be reproject yung layers ko so that they will use a parang ang gagamitin nilang CRS ay projected, something like 3.2.6.5.1. Kasi kung titingnan nyo, si Amenity School tsaka si Highway All, pareho silang 4.3.2.6. That's EPSG 4.3.2.6, that's WGS 84, that's in Latlong. What's wrong with using Latlong? Wala namang masama, pero if you actually do your buffer, right? If you do your buffer with, yan yun, Philippine Provinces, 3.2.6.5.1, naka-meter siya. Highway, 4.3.2.6, naka-degree siya. So medyo mahirap kumuha ng buffer in meters kung naka-degrees yung units mo. So i-reproject muna natin siya. So kung manually gagawin ko to, i-reproject ko tong dalawa, gagawa ko ng buffer nilang dalawa, i-intersect ko yung dalawang buffers na yon, and then i-clip ko siya sa dulo. Thankfully, may prepared tayong model dyan sa loob ng school suitability. And pwede nyo na i-open sa queue. I will show you that model. This is that model. And model building in queue is very easy. Drag and drop lang. Right? Copy-paste din pwede actually. So, let's try to go over how to make models in QGIS. So, meron tayong model dito. Let's just reverse engineer this. Right? Itong mga hindi kulay puti na nakikita nyo dito, they are all inputs and outputs. Yung mga kulay puti, they're all algorithms. Yeah. Itong yellow inputs to. So itong mga to, kinuha ko sila dito sa inputs na tab. And yung inputs na tab, it has all the parameters na kailangan mo. So depende na yan sa need ng processing mo. In my case, ang kailangan ko ay admin boundary na vector file, vector layer, school na vector layer, road na vector layer, buffer distance na number. Right? So drag and drop lang yan. Like, and kailangan mo lang isulat yung options niya. So kung titingnan nyo dito, ito ay isang vector layer, description niya admin boundary, type niya ay polygon. And then mandatory. And then I just did the same for all of this. Schools, polygon, road, line, buffer distance is number. So, and then, may flowchart na sa utak ko. Alam ko yung kailangan kong gawin. Hanapin ko yung mga algorithms ko. Right? Reproject, yung una kong hahanapin. Reproject layer. So, pwede ko siya i-drag and drop. And, when you're working with algorithms, meron kang four options kung paano mo ilalagay yung parameters niya. It's either a defined value, for example, an existing layer, an existing file, a pre-calculated value using an expression. Mamaya, puntahan natin yung expression. A model input, yung mga linagay mo dito, itong mga to, those are model inputs. Or, an algorithm output. So, kung meron kang previous algorithm na may output na, pwede mo rin gamitin yun as input to a next algorithm. So, yung reproject layer actually, ang kailangan mo lang sa kanya ay gagamit ako ng model input ko, which is yung school. And then i-reproject ko siya sa UTM Zone 51N or T2651. Hindi ko siya lalagyan ng pangalan kasi pag naglagay ka ng... Ayun, nakasulat naman. Enter name if this is a final result. Hindi, intermediate result lang siya. Hindi pa niya kailangan lagyan ng pangalan. So actually, pwede mo itong i-copy, i-paste mo, tapos edit mo lang instead of yung school road naman. Right? So I would have two reprojected layers na here. And next that I would do is to clip them parang masama lang ay yung features inside of albay. So for this one, again, gagamit tayo ng isang algorithm na clip. So pwede nyo na siyang hanapin dito.
So drag and drop lang ulit or double click. So dito, I give it clip school. Kung titingnan nyo dito, ang input layer ko is an algorithm output. So kukunin ko yung output ni reproject schools. Siya yung ipapasok ko as input dito at i-overlay ko with yung input layer ko na admin boundary. Again, intermediate result, hindi kailangan ng pangalan. Ulitin ko siya, ikiklip ko rin yung road. Same way, using algorithm output no, ng rini-project ko na road, clipped with yung admin boundary. And then, I'll do the buffer. So, for the buffer, ganun uli, yung input layer ko ay yung output ng na-clip. Ang distance ko would be yung model input ko na buffer distance in meters. And then I'll just set yung same parameters. Right? Again, intermediate result. Hindi kailangan ng pangalan. Yan, buffer road. The same thing. Two final steps. So meron tayong kung na i-imagine nyo yung processing natin, meron na tayo ngayong dalawang buffered layers, right? So ngayon gagawin natin yung intersection. So intersect mo siya using the buffered school and buffered road. So ang makalalabas dyan ay yung areas that are within X meters from a school and X meters from a road. I-clip mo siya with yung admin boundary para yung loob lang yung loob lang ng alba yung makuha mo. At dito pala, since ito na yung last, bibigyan mo siya ng suitable areas. Bibigyan mo ng pangalan. In my case, pinangalan ko siya ng suitable areas. Right. Oh yeah. Tapos, kung gusto mo makita ko ano yung mga inputs at outputs ng ano mo, ng model mo, click nyo lang yung in at out para makita nyo kung anong klase ng mga parameters yung ginagamitan nitong mga parts ng anong components, elements ng model. So you can save that. Kung gusto mong palitan yung ordering, if you run that, ganito na siya lalabas. And kung titingnan nyo, pwede nyo siyang i-batch process. Meron pa siyang sariling readme sa gilid na pwede nyo i-edit. So mukha siyang pro kesa pag gumagawa tayo ng manual na scripts. So mukha siyang professionally made. Kung gusto niyo palitan yung ordering nito, you can go to model, reorder model inputs, and you can also edit yung model help. Kung gusto niyo palitan kung ano yung mga nakasulat. Of course, I will leave that up to you pag kayo na yung gumagawa. Medyo basic lang yung ginawa natin. So, kung meron tayo niyan, pag pinatakbo nyo siya, you can go to models, suitable sites for schools, admin boundaries, provinces, road ay highway, schools ay school. Let's say, sinabi sa akin ng boss ko, 3 kilometers. Ben, hanapan mo ako ng within 3 kilometers ng isang school or ng highway. And then, hopefully, tumakbo siya. Yan, no special index, performance will be severely degraded. Sinabi ko pa lang ako. And yun, uy, tumakbo. Ito yung suitable areas natin. Right? These are all the areas that are 3 kilometers from a school and 3 kilometers from a road. Of course, all roads to. Kung ginawa ko siyang say primary road lang, iba yung output na kakalabasan. Right? So, yun yung model 1. Model 2 is just yung inverse ni model 1. Parang instead of within, isolation yung hinahanap mo. Magtatayo tayo ng school kung saan walang malapit na school tsaka walang malapit na road. Yun yung gusto natin gawin. So yung model 2 actually, pwede mo siyang maggawa from model 1. May isa ka lang papalitan. Kung may mga kahula kung ano yung papalitan, may price. In 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Wala. Wala umabot. Yun. Ito lang yung papalitan mo. Kung titingnan nyo itong other model na available, magdadagdag ka lang ng
after intersection. Yan. After no intersection, dadagdagan mo siya, hindi mo siya i-click agad. Dadagdagan mo siya ng symmetrical difference. Right? Symmetrical difference, ibig sabihin lang nun, kukunin mo yung sa yung from A tapos si B. Di ba kapag nag-intersect, kukunin mo yung intersection nila from its name. Doon kukunin mo yung disjoint. Yun. Yung hindi kasama dun sa isa. Right? So, symmetrical difference yung gagawin mo. At ang symmetrical difference natin ay yung admin boundary tsaka yung intersection. It's actually the same model. The same model, nagdagdag lang ako ng isang intermediate step between yung last two steps natin kanina. And pinalitan ko na lang yung pangalan ni Clip para isolated siya. Right? So again, that model is there. Pwede nyo siyang i-reverse engineer kung gusto nyo. And check natin kung gagana. Ito yung suitable areas. Gagawa tayo ng suitable areas na isolated. Same provinces, road, school, distance 3,000, suitable areas isolated. Run. Yan ulit. Yan. So kung nakita nyo itong no special index exists, ang hindi man problema. This lumalabas to kasi yung layers mo, yung layers ko sa model, right? Yung layers ko dito sa model ko, itong mga outputs nito, itong mga algorithms na to, by default, wala silang special index. So since ginagamit ko siya sila as inputs uli, nagwa-warning si Q. So may nagtanong na nun before sa mailing list kung meron bang paraan para automatically yung lahat ng outputs sa model, kahit yung intermediate outputs, ay bigyan na agad ng special index para naman hindi na lumalabas yung ganito. Hindi ko na na-update kung ano yung nangyari. Pero feeling ko may gagawa nun. And magiging possible na yun. Pero yun. So ito yung isolated areas. Which kung titingnan nyo, siya lang naman yung areas na hindi kasama dun sa suitable areas mo. Which means mukha namang tama yung pagkakatakbo ng model natin. So yun yung very basic modeling in Q. Right? Again, as a bonus, you can open yung models and reverse engineer them, study them all you want. Walang problema dun. Challenge for anyone who'd like to, who's up to it. How else can you improve the model? Right? Ang daming ways actually, pero yung isang improvement na naisip ko lagi ay maaari ba tayong gumamit ng processing algorithm para automatic na rin na-download yung road tsaka school data para yung only input mo na lang ay yung administrative boundary. Yun. Sakto. Mukhang may question. So may question na may question about anong CRS yung kailangan gamitin when mapping areas in the Philippines. That actually depends on the area. It also depends on the use case. So in general, for example, buong Pilipinas, and you just want to show it, hindi mo naman kailangang mag-measure, EPSG 4326 would work. Right? WGS 84. Meron ding ito. So, itong part na to makikita mo ano yung coverage nung CRS. So, mga pumunta ako sa ito, 32651. Yun. Pwede kong i-zoom in na, itong parts lang to ng Pilipinas, yung covered. Red. Hindi naman ako colorblind. Itong red, yung part ng Pilipinas na covered ng UTM Zone 51N. At itong purple-ish ay yung extent nung area mo or nung layers mo. Right? Kung palitan ko siya sa 51N, gagalaw yan. Dito ako sa may Palawan area. 52N, mas nasa east. So kung torn ka between kung anong CRS gagamitin mo, marami namang options plus marami namang sinulat na before kung ano yung best.
But if wala ka talang idea, then just select one. Tingnan mo kung papasok dun sa area na gusto mong imapa. And then go for it. If kailangan mo ng sobrang specific na measurements, yun, use projected CRS. PRS 92, UTM zone 51N, yun, mga ganong bagay. Sorry. Second part, expressions are your best friend. Promise. Once matutunan nyo yung expressions, sobrang mag-open yung mind nyo kay QGIS. Right. I'll just show some examples para makita nyo. Yun. So, whenever you see this icon, sorry, low quality icon, yung hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung siya ay epsilon, kung siya ay sigma na sexy, or basta yan, yung letter E na yan, that means you can use an expression in that part of QGIS. Sinabi kong in that part kasi expressions, kaya mo siyang gamitin sa processing, kaya mo siyang gamitin sa styling, kaya mo siyang gamitin sa layout, kaya mo siyang gamitin sa kaya mo siyang gamitin sa napakaraming lugar. So basta nakita nyo yung letter E na yan, right? Pwede siyang gamitin as expression. So yun, dali lang. Open other expressions project. Again, nasa data lang yun. And ito, basketball. Our task is to summarize field goals per grid. Count the number of attempts, count the number of points scored, count points per attempt. So try natin. Expressions 1. Yan. So yun, dito meron tayong court, meron tayong field goal attempts, UAAP season 81. We also have two kinds of grids. Grid na square and grid na hex. So titingnan nyo, pag pumipili ako ng isa, yung isa nagiging inactive or not visible. Quality of life tip ulit. Kung gusto nyo ng ganun, gawa kayo ng group, right-click, mutually exclusive group. Pag mutually exclusive siya, isa lang layer lagi yung pwedeng maging active. Great for base maps. Great also when comparing different kinds of statistics na spatial. So in this case, yung gusto natin gawin ay mag-compute basically mag-compute ng ilang bagay. One of those things would be getting yung number of field goals sa loob ng isang grid, number of points na scored. Tsaka number of points per attempt, which is basically points scored over number of attempts, right? So if you look at our attribute table, meron tayong made points, meron din tayong made na field. So that will help us a lot. At meron din actually akong prepare na model para hindi na tayo mahirapan. Pag gagamitin mo siya lagi, yun yung tip ko. Gagamitin mo siya lagi, gawin mo na lang ng model para wala ka ng problema. So yung model na to, yung ginagawa niya lang ay mag-filter siya ng field goal based on an expression. Right? Isasummarize ko yung grid based on my filtered layer at mag-field calculator ako. Magdadagdag ako ng bagong field using an expression. Yan. So in this case, yung expression na to, siguro ngayon, yun, coalesce made point sum over made points count. Yung coalesce, one of my favorite expressions na gamitin. Kung nagdi-database din kayo, alam nyo yung purpose niya. So si coalesce, ang ginagawa niya lang, pag nagkaroon ng null value sa any of the, pag na-meet niya yung first null value, kapalitan niya yun ng kung ano yung kasunod na value. So in this case,
itong made point sum over made points count, pwede itong mag null pag zero yung made points count, di ba? You can't divide by zero. Sa mga pinakaunang natutunan natin, I think. So pag nangyari yun, imbes na null yung isulat niya, zero yung isusulat niya. Right? So ginagamit ko ito madalas pag hindi ko kailangan yung null kasi yung null is synonymous to being zero. So yun lang yung gagawin niya. Kuha ko ng grid, kukuha ko ng filter expression, isa-summarize ko siya. At bakit pa ako gumawa ng model? Kasi, Ben, pwede mo namang, di ba, pwede ka namang mag join attributes by location, right? Join attributes by location summary. Ito lang din yun, yung ginagawa ko, basically. Pero kasi dito, kailangan ko pang i-filter muna to. Apply ako ng filter like team equals, syempre, biased ulit tayo, UP. And then saka pala ako magpapatakbo. And then, mag-field calculator ako. So, medyo matagal. Tapos isipin magagawin ko yun sa walong teams. So, yung time na in-spend ko for running it for one team, gumawa na ako ng model, and automatically pwede ko na siyang i-batch process. So, models help. Sobrang laking tulong nila. So, disable ko lang itong filter na to. And let's see kung anong ginagawa nitong model. So, field goal all, a normal grid. My expression would be team equals sinulat ko na siya diretso kasi alam ko. But if hindi nyo alam, you can just use your expression builder again. And makikita nyo naman dito yung fields na specific. So, gusto nyo na actually mag-player, walang problema. Gusto nyo makita yung specific players for that season, walang problema. Kaya nyo rin gawin yun. So, generic algorithm na siya ngayon. Hindi ko na kailangan mag-problema sa mga filters. Right. Click run. Again, no special index. Yun, PPA. Baba natin siya. Gawin natin siyang take advantage of groups din. So parang pag nag-photoshop kayo or image manipulation, take advantage of groups para orderly yung layers natin. So itong PPA, this is a temporary sketch layer. So pag may nakita kayong ganyan, that means it's a temporary sketch layer. Pag tinose nyo yung QGIS, hindi siya masasave. Mawawala siya. Makakalimutan siya. It's a layer in memory. Hindi siya nakasave sa physical disk, nakasave siya sa RAM. Kung gusto nyo siya maging persistent, quality of life tip, install nyo memory layer saver na plugin. Best tip. So si PPA, pag pinaksin natin yung attribute table, yun, meron siyang siyempre yung PPA, meron din siyang count, tsaka sum. Yun. May mga tanong pa. Sasagutin ko yung tanong after nito. Yun, medyo marami-rami na sila. Sasagutin natin yan. So yan, si PPA, pwede tayong mag-compute ng statistics, for example, using expressions. Like, diba, if I open one of my statistics panel, ito. Pwede akong mag PPA. Ganyan siya. Right? Or actually, pareho lang yan kung nakita nyo, letter E na to. Pwede akong gumamit ng expression. Pareho lang siya kung gumamit ako ng isang expression using the fields, which is made point sum over made points count. And, hindi ko na mention kanina, pero ito yung, if you've worked with databases before, ganun din yung syntax ng, the way that yung syntax ng expressions work. Double quote or no quotes for fields, single quotes for strings, no quotes for numbers.
So ito, dalawang field na dinidivide ko. So I click OK. Right. Ang so mapapansin nyo, hindi ko actually kailangan gumawa ng bagong fields kung gusto ko lang mag-style or gusto kong mag-compute ng statistics. Kasi as long as yung field na yon ay isang function ng all the other fields, pwede ko siyang gawin as expression. Right? So for example, ayusin ko muna yung made points tsaka yung made point sum. Again, expressions pwede nyo yung gamitin dito. So made points count, ayusin ko siya similar dun sa sinabi ko kanina, hindi ko naman kailangan yung hindi ko kailangan yung null. Right? Ang kailangan ko ay yung values. So update all, yung lahat ng null naging zero. And I'll do it as well dito kay sum. Update all, lahat ng naging zero. Don't forget to save. So yun yung PPA. And kung titingnan nyo, pwede ko actually right, mag-style ako ng PPA dito, classify. Pagandahin naman natin ng konti. Five, two, one. Or gusto niyo gawing green, okay lang din. So itong styling na to, duplicate ka lang ba? Yung style na yan, pwede ko yun actually siyang gawin with an expression na instead of yung field. For example, wala ako ng field na PPA. Alam ko na yung PPA is just equal to division ng dalawang yan. Classified. And pag inayos ko yung ano nito, yung ginawa kong pareho yung limits nila, makikita nyo pareho lang yung lalabas. So tulad ng sinabi ko, hindi kung ang purpose mo lang naman ay mag-style ng layers, mag-compute ng statistics, hindi mo na kailangan actually gumawa ng bagong field eh. Pwede kang gumamit ng expressions na lang. Ano na yun? It's the same thing. Hindi ka pa mag-worry na dadagdag ka ng isa na namang field sa layer. Lalo na kung hindi naman persistent or hindi mo naman kailangan na persistent yung field na yun. Right? So, bonus again, yung model andon. If you want to add fields na nag-count ng number of missing weight attempts, ano yung gagawin? So those are just some of the challenges. Right. So I'll answer yung some of the questions. Siguro, sige, sagutin natin yung tanong ni Sir Dick sa difference ng PRS tsaka UTM. Well, feeling ko mas capable sumagot sa akin yung mga nagpa-practice talaga ng GE for that. But yeah, iba yung pinaka-difference nila is if kailangan mong mag-submit it, for submission purposes, use PRS 92. Yun. Yun dapat actually yung ginagamit natin. May batas tayo na PRS 92 dapat yung ginagamit natin. So para sa ano, para sa mga ganung bagay, yes, PRS 92. So tanong ni Ma'am Oni about yung hex grid tsaka dito sa ano box. Minsan personal preference,
minsan aesthetic, mas aesthetically pleasing yung hex most of the time. Mas aesthetically pleasing sila, mas orderly naman yung ano, yung box, yung square, right? Pero yung hex yung pinaka isa sa mga pinakamagandang way to divide an area na na-optimize mo yung area na yun, yung division ng area na yun. So nakakatawa siya. Yes. Yan. So dun sa tanong about how to save sketch layer, tama yun. Pwede nyo i-export sa feature arts or i-click nyo lang tong button na, yung icon na to. Tatanungin ka niya kung saan mo gustong i- saan mo i-save. Kung saan mo gustong i-save. Right. So, yan. May madami-dami pa naman tayong oras. Layering symbols and geometry generators tayo. Right. So layering symbols and geometry generators. Again, may project tayo dyan na kailangan buksan. Ang balak natin ngayon, kanina gumawa tayo nito. Eh, okay lang, cute yung symbology, pero gawa natin ng mas magandang ano. Gawa natin ng mas magandang symbol. Gawa tayo ng bivariate style ng PPA. Basically, ang gagawin natin, size would pertain to number of attempts, color will pertain to the number of points per attempt. Many ways to do something in QGIS. Yun yung lagi kong sinasabi. As in any software, as in any application. Maraming paraan para gawin to. Normally, pwede mo siyang gawin as a ano, diba? Graduated symbology na may data-defined override na data-defined override na size. Right? Pwede mo rin siyang gawin tulad itong gagawin natin sa example ko. Which is so ito yung mga makukuha natin kung ipagpapatuloy natin yung last part. Makagawa tayo ng mga ganito, which is, as I mentioned, they're nice, pero isang variable lang yung pinapakita nila, right? Gusto nating pakita yung dalawang variable. Magbibivariate mapping tayo. One would be the size, would pertain to the number of shots, and then the color would pertain to the points per attempt. Right? So maraming paraan para gawin to tulad nga ng sinabi ko. Yung isa, pwede mo tong gawing centroid, right? Gawin mo siyang centroid, mag-apply ka ng graduated symbology, and then gawin mong data defined yung size. Right? Isang way yon. Yung way na papakita ko would utilize symbol layering and geometry generators para hindi mo kailangan mag-process ng centroid. So in this case, for example, itong PPA add mo bivariate. Copy lang siya actually nito. Eh. Right? If I duplicate this layer, punta ako single symbol. Imbes na symbol fill, gawin ko siyang geometry generator. Now, yung geometry generator, ang ginagawa niya ay kino-convert, kaya niyang mag-convert ng one geometry to another. So in this case, yung polygons ko, gagawin ko siyang points para maging markers. So geometry type would be a point. Yung expression ko, again, expression. Expression ang gagamitin natin dito.
tatawagin ko lang centroid geometry. So ang sinabi ko lang dito basically ay sinabi ko lang sa kanya, yung geometry mo, kunin mo yung centroid. Yun lang yun. Tapos ikaw na yung bagong geometry ngayon. Yung centroid na yung geometry. Kaya kung mapapansin nyo, even though copy lang siya nito, ngayon, points na siya. Points na yung styling sa kanya. At ito yung symbol layering. Pwede akong pumunta sa pinakadulo nito at i-edit ko ngayon yung symbol na to as a point. Even though polygon yung layer ko. Even though polygon yung layer ko, pwede ko siyang i-symbolize as a point. So, i-symbolize ko siya. I-symbolize ko siya as a point. Gagamitin natin yung data defined as a stand. Promise. Kung isa sa malaking tulong if you're doing data defined overrides. So, punta tayo sa data defined overrides. Expressions and data defined overrides, dalawa sa pinaka matitinding bagay na pwede niyong matutunan. So pag nakita nyo naman tong icon na to, yung icon na yan, ibig sabihin yan, pwede nyo i-override yung parameter niya. Ang pag-override, pwedeng field, pwedeng value, pwedeng expression. Right? Pero kung hindi ka pasanay or ayaw mo na mag-isip kung paano mo siya i-override, tutulungan ka ni assistant. So, yung data-defined assistant, it's actually an option. Option under the data defined override under data defined override. So dito we'll use the assistant to change the size and the color of the marker. So di ba may markers na tayo ngayon, itong kulay pula, right? What I've learned is sobrang dali ng gumawa ng yung mga bivariate maps ng size na symbol pag ginagamit yung assistant. Kasi for example, gawin ko itong meters at scale. Ang gagawin ko is, gagamitin ko si assistant. Sasabihin ko na from made points count, from 0 to 10, to 20, sige. From 0 to 20, right? Gawa ka ng size from siguro 0 to 5. So wala na akong kailangan problemahin. Ang kailangan ko lang problemahin is from what values yung endpoints ko, tapos from what values yung size na gusto kong isama. Pwede ko lang itong gawing 0 kung gusto ko. 0 to 5. Yan. So napapansin nyo, bilog siya. So palitan muna natin, gawin natin box. So ngayon, ang problema mo naman, okay na yung size, paano yung kulay? Right? Yes, sir. I-discuss ba natin yung different kinds of different kinds of scale expressions? Expression din siya actually, tingnan niyo. Expression din siya. So yung assistant actually, pinapadali niya lang yung paggawa mo ng expression, technically speaking. Yan. Pero yan, may different scale methods. Apat actually meron ka. Pwede mo rin siyang gawa ang dami options. Pwede mo rin siyang gawa ng transform curve, right? Depende sa iyo. Depende sa need mo. Yun. So something like this, okay na tayo sa size. What about color? Right? Sabihin nyo, iba single symbol yan. Hindi ko naman pwedeng palitan yung kulay na. Nope. Diyan papasok si assistant. So, PPA from 0 to sabihin natin 1.25. Pili ka lang ng color up na gusto mo. Again, green. Right? Palitan natin ng konti itong size. Masyado siyang gawin ko lang 4.5 siguro. Tapos yung stroke color, pwede mo rin gawin yun. Assistant, PPA,
0 to 1.25, change the color to green, and meron ka ng bivariate symbol map showing both size, showing size and color na nagpapakita ng ibang variables. And pwede mo rin yung gawin dun sa hexagon. So sa hexagon, yung ginawa ko, ganun pa rin. Ginawa ko siyang geometry generator, ginawa ko yung centroid. Yung marker, same thing, data defined, ginamit yung assistant to create a data defined override. At pinili ko lang yung aking hexagon na rotated 90 degrees. And now, mas okay naman to kaysa sa ganyan. Mas marami kang bagay na makikita agad-agad. Wala na sir. Pwede nyo rin gawin to if you're mapping if you're mapping anything really. Yung isang nakita ko recently, yun, yung gawa ni Sir Fabula, yung, I think, panay nga ba yun, sir? Elevation tsaka population. Right? So, size could be population dun sa area na yun. Color could be elevation. And ang daming ways to use this technique. And, yun. Ang daming ways to use this technique sa pagmamapa. Hindi lang sa basketball. Nagkataon lang na very useful din siya sa basketball. Yan. So yan yung data defined assistant. So pinag-combine natin yung expressions, yung data defined overrides para makagawa tayo ng mga ganung klaseng mapa, right? Yan. Mukhang nasagot naman yung mga questions. And maraming salamat dun sa mga sumagot tungkol dun sa PRS 92. Yan. Maraming salamat sa mga sumalo. Punta tayo sa pinapaborito kong part ng QGIS, yung QGIS Atlas. So kung kailangan nyo mag-break, sige. 2 minutes. 2 minutes break. Iinom din ako ng tubig. To answer yung question, yes. Kung ano yung magre-reflect sa, kung ano yung nakalagay sa map view, yun, by default, yun yung lalabas sa print layout. By default, kasi papakita ko dito na pwede mong i-override yung defaults na yun. Specifically by using what's known as map themes. Kahit pag gumagamit ka ng map themes, kahit ano pa yung nakalagay sa map view mo, kung naka-specify dun sa print layout na itong theme na to yung susundin ng mapa na to, wala siyang pakialam dun sa map view. Yung theme yung susundin niya. So, kasama yun sa susunod ng mga tricks natin. Pero yun, give ourselves 1 to 2 minutes. Mahaba-haba na yung naging ano natin. Just you know, tayo muna, stretch, inom ng tubig, be sure to hydrate. So, inom lang din muna ng tubig. And maybe we can accommodate questions po live if hindi kayo makapag-access ng chat box para kung meron kayong mahabang question, you can address it directly to Sir Ben. Yung mga may questions po na hindi nasagot kanina, yun, feel free to unmute yourselves po or raise hand button para ma-unmute po namin kayo. Thank you.
balik tayo. QGIS Atlas, isa sa mga bagay na pag natutunan nyo, then matutuwa kayo kasi sobrang, if you're able to make it flexible, sobrang laking tulong sa paggawa ng mga mapa. You can generate hundreds, if not thousands of maps with just a single layout. So yung mga dating mano-mano isa-isa, gagawin mo yung isang mapa per province, isang mapa per region, isang mapa per city municipality. Ayusin mo yung layout. Pwede mo siyang gawin sa Atlas ng isang upuan lang. Right. So yung basics ng Atlas na discuss, last year nagbigay ako ng example din sa Pista. So I won't go over that, a basic example. Papakita ko lang yung mga other options na pwede niyong gawin once you know yung how to work with the QGIS Atlas. So yung very first, yung project na una, yung QGIS Atlas Tricks 1. Ano rin, simple atlas, very simple atlas. Pero papakitaan ko kayo kung paano mo i-utilize yung data-defined elements tsaka yung mga QGIS expressions to make your atlas hindi lang a single map na maraming beses piniprint. So try natin. And ito I think we can take it a bit slow kasi maraming bagay ito. Right. Yeah. So before anything else, ang power ng Atlas is it's all about the coverage layer. Right. If I go to my layout manager dito, Atlas, titingnan nyo, ito yung coverage layer ko, yung regions. The reason for that is, ang idea ko dito sa map na to is this. I want to create a COVID map showing provinces, counts per province. Pero yung map ako gusto ko per region. Or pwede nyo rin isipin, gusto nyo gumawa ng city municipality, pero yung mapa nyo per province. So, it's the same banana, basically. So, ang gusto kong mangyari ay, ito yung requirements ng mapa. Meron akong mapa, ang ipapakita niya lang ay yung region, tapos yung provinces within that region, yung counts nila. Gusto ko siyang bigyan ng isang chart na nagpapakita ng number of active cases sa bawat province sa region na yun. At gusto ko ring magkaroon ng isang table na ipapakita naman yung confirmed recoveries and other information. Simple lang. Gumawa, for example, pwede kang gumawa ng isang ganun. Gawa ka ng isa for the specific region that you want and then okay ka na. Pero what if yung ipapagawa sa'yo ay lahat ng regions? Or ipapagawa sa'yo ay lahat ng provinces? Where's that ng barangay? Doon mo kailangan yung Atlas. Doon mo makikita yung power ng QGIS Atlas. So, isa-isahin natin. Sabi ko kanina, yung power ng Atlas lies in how you define your coverage layer. Kasi yung coverage layer, bawat feature sa loob ng coverage layer, right? In this case, yung region sa akin, bawat feature dyan, bilangin natin, show feature count. Each of these 17 features. So pag nag... Each of these 17 features na zinozoom ko ngayon, yan yung mga extent ng magiging layout natin, ng magiging mapa natin. So yung coverage features mo, sila yung nagde-define nung imamapa mong lugar. Kaya yung isa sa mga pinaka-basic na uses, pinaka-simple na uses ng Atlas ay meron kang malaking mapa, hahatiin mo into multiple areas, pwedeng grid na mismo, pwede rin ganito na region yung ipanghati ko,
Tapos for each of those areas or extents, makapag-generate ka ng isang mapa based on that. So yun yung idea ng coverage layer. So how creative you are with the coverage layer will define how powerful yung atlas na gagawin mo. So in this case, regions, ang page name ko ay regions. Sort ko siya by PSG si region. And then ipipreview ko siya. Pero before that, make sure na yung mapa nyo sa item properties niya, controlled ng atlas yung display. Right? So yung tanong kanina, may ways para iba yung naka-display sa iba yung naka-display sa map display versus sa print layout. So generate ko to. So, tingnan natin pa isa-isa kung ano yung ginawa ko. So yan. Right. So meron ako for Ilocos, Cagayan, Central Luzon, of course Calabarzon, Mimaropa, Bicol. So notice na hindi lang yung mapa yung nagpapalit. Meron din akong chart dito na pag zoom in nyo actually, yan ay chart ng mga chart ng mga provinces, plot kung ilan yung active cases nila. At meron din ako ditong table ng mga provinces na nagpapalit din syempre. Right? So kung example, ikaw yung default GIS person ng inyong LGU at pinapagawa ka ng mga bossing ng isang mapa per barangay, game. Gawa ka ng layout, gamitin mong coverage layer yung mga barangay, you'll have that in no time. Tingnan natin kung ano yung mga ginawa ko para maging ganito siya. Right? Yung first naman na notice nyo, makikita nyo, wala yung ibang provinces doon sa mapa. Right? Talagang kinukuha niya lang yung provinces doon sa region. Paano ko ginawa yun? Two ways. May dalawang paraan para gawin yun. Right? May dalawang paraan para gawin yun. Yung isa ay ito. Gamit yung region, mag-a-apply ako ng isang rule-based symbology using an inverted polygon. So, ang inverted polygon symbology, from its name, kung ano yung hindi polygon, yun yung isi-symbolize niya. Very useful if you want to focus on one area lang. Like, yung polygon mo bilog, tapos gusto mo hindi nakikita lahat na hindi parte ng bilog, inverted polygon yung kaibigan mo. Gagamitin kong rule-based kasi sasabihin ko using this expression, again, expression. Ikaw, feature ng region, kung yung ID mo ay yung current ID ng atlas feature na ginagamit, ikaw yung a-applyan ko ng symbology na to. Basically, what I'm saying here is, kung ano yung current extent or feature na ginagamit ni Atlas, yun yung paglalagyan ko ng inverted and polygon symbology. So yun din lang yung makikita mo sa mapa. Kaya pag ginalaw ko to, right, yun din yung... Kasi si regional map, ang ginagawa niya, kung ano yung atlas feature, a-applyan niya ng inverted polygon symbology. Again, just basic combination of already existing functions, functionalities in Q. An inverted polygon and a expression. Yung second way is ito. Yeah.
Ito yung second way to do it. So actually, ganun din to. Yung second way to do it is I have my active cases layer, right? Gagamit ulit ako ng rule-based symbology at isang pangmalakasang expression. At yung expression na yon ay with current geometry, pag within ka ng atlas geometry, kasama ka. Pag hindi ka within ng current atlas geometry, hindi ka kasama. So, ang sinasabi ko lang dito, lahat ng features, in this case, provinces, na nasa loob ng region, which is yung atlas geometry ko, kasama sa styling. Everyone else, mawala kayo. Hindi kayo kasama. Hindi kayo i-style. Wala kayong symbology. Right? So, habang gumagalaw yung atlas feature ko, yung atlas geometry ko, ginagawa rin to ng symbology ko. So, tatanungin niya, nasa loob ba ng Cagayan Valley itong province na to? Pag hindi, hindi niya i-style. Pag oo, i-style niya. So, two ways to do it using both expressions. Both ways work. Kung tatanungin niyo ako ano mas gusto ko, actually, ang unang ginagawa ko dati ito. Tapos na-realize ko pwede pala itong gawin. So ngayon, ito na yung ginagamit ko. Why? Kasi magagamit mo rin to sa ibang parts ng mapa natin. So remember, yung expression natin ay within geometry at atlas geometry. Ang ginagawa lang nito ay ikaw, current geometry or current feature, i-check mo kung nasa loob ka ng atlas feature. Bakit sobrang useful na expression na to? Kasi pag gumawa tayo nitong data plotly chart, setup ko siya, for example, gagawa ako ng bar plot, a layer ko ay yung active layer or pwede rin yung provinces layer, field ko ay province, y field ko ay yung number of confirmed cases. Pag ginawa ko to normally, ang mangyayari would be lahat lalabas. So, pwede kong gawin. Pero, yan na. Lahat ng provinces kasama. Right? Lahat ng provinces kasama. So, ang gagawin ko ay, sasabihan ko yung plot ko, hindi. Magsa-subset lang tayo. So, magsa-subset lang tayo ng features natin. At yung subset na kukunin natin ay yung same expression na ginamit natin. Ikaw, geometry, kung pasok ka sa atlas geometry, isasama kita sa plot. Kung hindi, hindi kita isasama. Right? Kaya when I update my plot, ganito yung lumalabas. And the same expression, gagamitin ko rin siya dito sa table na to. So you can actually add attribute table sa gamit itong mga to. Pwede kang mag-add ng attribute table, pwede ka rin mag-add ng fixed table. So dito nag-add lang ako ng attribute table from the active layer. Sinelect ko lang yung attributes na gusto kong kasama, which is yung province, saka yung other statistics. And gumawa ulit ako ng filter using yung favorite expression ko ngayong araw. Within geometry at atlas geometry. Sinasabi lang nito, if within the region ka, kasama ka sa table. Pag hindi ka kasama sa region, hindi ka kasama sa table. Kaya ngayon, you have 17 maps, I think, ito. 17 maps na pare-pare yung design, pare-pare yung layout, data-driven yung approach. Right? Consistent pa lahat. So kung gusto nyo, tapos print nyo na lang. Yan. Export atlas as images.
So for example, yung nga, LGU ka, or National Government Agency, one map per province, isang layout na ngayon. Right. Yun yung mga ano natin, yun yung mga simple tricks na makakatulong sa inyo. Yun. Whatever happens sa loob ng ano, whatever happens sa loob ng dito sa mapa, sabi ko nga kanina, yun din yung yun din yung nangyayari dito. Pero may way para hindi ganun. Just mamaya papakita natin yun. Yun yung paggamit ng map themes. So yun yung first tricks natin. Punta tayo sa pangalawa. Natanong sa akin to before sa isang early training, pre-pandemic pa to. Pwede bang gamitin yung Atlas mag-iterate over the same area? Sabi ko, technically speaking, pwede. Kasi ang tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, the power of the Atlas is really how you define your coverage layer. So ngayon, tingnan natin yung pangalawa. QGIS out, not you. QGIS Atlas tricks 2. Balik tayong basketball. So meron ng coverage layers dito. Titingnan nyo, meron akong coverage Atlas layers na teams. Ito si teams actually, 8 yung laman niya. Show feature count. 8 yung laman niya, pero yung features niya nag-overlap lang with each other. So this, kasi kung ba open ko yung attribute table nito, tapos i-flash ko. Diyan lang siya. 8 extent lang siya nung court. Pero yun yung gagamitin kong coverage layer. Ibig sabihin, every single time nag-iterate yung Atlas, doon lang siya nakatutok sa area na yan. 8 beses siyang titingin dyan. Right. So, team Atlas. Atlas coverage teams, hidden coverage layer, hindi ko naman kailangan makita. Ang kakaiba lang dito, right? So, 1 per team na yan, agad. Of course, nagbabago rin yung pangalan kasi data-defined override din to. Dynamic text field team. So, tinawag ko lang yung kung sino man yung team na yun. So, siguro magtatanong kayo, paano nangyaring nagbabago yung itong map, itong symbology, kung ano yung mga points na naka-display when isa lang naman yung field goal dataset ko. Ito lang. Bakit siya nakikisabay? Paano sila nagbabago? Madali lang yung sagot chat. Nagsisimula uli sa letter E. Expressions. Yun. Rule-based symbology with expressions. So, ang powerful. In this case, ang sinasabi ko dito sa Atlas ko, kasi normally ito lang yun. Ito yung lahat. Ito yung lahat ng field goals ko. Pero for my Atlas, gamuha ko ng rule-based symbology na kukunin niya lang yung lahat ng points ng team na current Atlas feature ko. At kaya ko siyang gawin kasi meron akong field na team sa aking point layer. Tapos, meron din akong field na team sa aking Atlas layer. At nagko-correspond sila sa isa't isa. So, basically, ito ay isang filter lang. Filter mo ay team equals yung team na field ng current Atlas feature using yung attribute expression.
So, expressions, learn them, promise. Kung may gusto kayong matutunan sa Q, kahit hindi pa kayo matutong magmapa, or hindi pa kayo nagsistart matutong magmapa, maglayout, aralin yung expressions. Sobrang laking tool yun. So ito ngayon, basically, automatically nag-filter siya based sa aking atlas. So hindi ko kailangan kumawa ng 8 mapa or 8 layers or 8 layers for each of the teams. Isang layer lang yan. Nagpapalit lang yung naka-display gamit yung expression. Right? So yun. Yun. Yung question about learning expressions, meron dun sa follow along na sinend ko, meron dun dalawang link from the official QGIS documentation on listing down all the functions ng expressions and also paano nyo siya usually gagamitin. As with anything in QGIS or in software, kapakapa lang muna sa umpisa, tapos sanayan lang din. As I mentioned, dun sa kaninang atlas, diba? Two ways yung pwede mong gawin ever since yung first way yung ginagawa ko until I realized, pwede pala yung ganito. So, once you start using it, yung creativity lang talaga yung pipigil sa'yo on how you can utilize yung mga expressions na yun. And almost every iteration ni Q, every version, may mga bagong expressions na nadadagdag. Yan. So yun, iterates over the same coverage or same area. San siya useful? Yun, parang yung ginawa ko. Wag niya lang isipin na basketball court yun. Isipin nyo isla siya or area or province nyo or city municipality. Tapos meron kayong field per year, right? O kaya per kung ano man na nagbabago. Pwede nyo i-commit yun sa atlas nyo and makaka-generate kayo ng kung ilan man yun in one setting. Right? So, sobrang useful din niya. Yun yung second trick. Kung paano ka mag iterate over the same area. Right? Actually, sir, earthquake in years. Typhoons. Right? Instances ng mga bagay-bagay na merong time, na may time element, o kaya barang, any element na pwede mong gamitin to divide them. Sobrang useful yung approach niya. And sobrang dali lang gumawa ng multiple so pwede ko itong i-duplicate for example. So for if you're not aware show feature count. So one lang yan, 'di ba? If you're not aware, pwede kayong mag-copy paste ng geometry sa queue. So what I mean by that is if I enable editing dito, i-copy ko to, right? Paste. Nakita niyo tumataas yung number of features. Paste. No, control C, control V lang. So pag inopen ka attribute table ko, walo na siya. Yan. Walo na yung laman niya na features. Yan. Pwede ka mag-copy paste ng geometry. Kaya sobrang dali lang gumawa ng coverage layer sa isang area. Si copy ka lang tapos paste mo kung ilang times mo kailangan siyang i-paste. Hindi ko na lang isisave. Pero alam niyo na kung paano. So yun yung 2. Nasa medyo dulo na tayo. So I hope marami kayo natututunan. Or kung overload man, don't worry. May video naman. Plus yung follow along. Plus yung maraming bagay. Visit my site, visit yung na Facebook, Twitter, YouTube. Marami ring bagay doon na naka-share sa akin. Follow and yun. Join the community ng users sa Pilipinas. And even the global community, of course. Last one for the Atlas and second to the last one for the day. Trick number 3. I-combine natin. Gusto ko mag-iterate over the same area tapos may different levels and styles pa ako. Saan to useful?
Useful siya kung ipapakita mo multiple areas na, tapos sa multiple areas pa na yun, meron kang three levels of or three kinds of maps na gustong ipakita. For example, gagawa ka ng mapa per city municipality nyo. Yung isa would be a flood map. Different hazards. Yun na lang. Different hazards. One hazard map per one map per hazard. Right? 20 areas. Five hazards? Four hazards? So 80 maps in total. Pero meron ka lang 20 areas na pagmamapahan. Pwede mong gamitin to with the help of map themes. Yeah. So, buksan natin yung pangatlo. Right. So, una sa lahat, ano yung map themes? Ito yung map themes. Ang map theme ay basically a reference to the visibility of layers. Medyo, yun na yung pinakasimpleng way kung paano ko siya i-explain. Pero yun. Reference siya kung ano yung mga naka... Ano yung mukha ng map view mo? Ganun na lang. So for example, palitan ko yung theme ko, FG. Ito yung theme ng FG na ginagamit ko. Yung theme ko na PPA add mo ito, yung theme ko na PPA hex ito, yung theme ko ng bivariate ito. So yan lang yung mga visible sa themes na yon. So map themes allow you to specify, right? Ano yung mga visible layers at ano yung mga naka-display sa mapa for each specific theme. Bakit siya useful? Because when you're using your atlas, even your basic map, pag in-enable mo yung follow map theme, kahit ano pa yung naka-display, tulad ng sinabi ko, kahit ano pa yung naka-display sa mapa, sa map view, I mean, kahit ano yung naka-display dito, kahit walang naka-display dito even, ang susundin nung display mo ay yung theme na sinabi mo. So for example, yan, PPA add mo yung theme na sinabi ko. Kahit naka-display dito ay itong layer na to, ito pa rin yung mapa na ipapakita niya. Kasi susundin niya yung theme. Wala siyang pakialam sa kung ano yung nakalagay dito. Right? And we can take advantage of that when using the atlas. Yeah. Again, coverage layer, atlas coverage themes plus theme, page name. So yung coverage layer ko dito bago naman. Mas marami siya. Kung kanina 8, ito meron tong 12. Kasi meron akong four other features wherein in-specify ko kung ano yung theme nila. Saang theme sila nakasave? Right? Saang theme sila visible? PPA add mo bivariate, PPA hex, FG yung lahat na to. At ngayon, gagawin ko yung trick na ginawa natin kanina. Ikakabit ko yung map theme ko sa atlas ko. Right? Yeah. So coverage layer ko yun. Try natin gawin. So ito tayo. Yung follow map theme ko, i-override ko siya. Kasi yung pangalan ng theme string lang naman. So yeah. Technically expression lang din uli. Expression lang din uli siya. I-override ko siya with yung theme field sa ano ko. Sa coverage layer. So yung theme field na yon, basically pangalan lang yun ng mga themes ko. Right? So now, field goes ng Ateneo, points per attempt ng Ateneo, yung bivariate nila, field goes ng Adamso, ng Lasal, ng FEU, ng NU, ng UE, ng UP, yung hex natin, tapos yung bivariate hex. So, isang layout, 12 mapa, halos lahat iba-iba.
hindi pa ako nahirapan na mag-isa-isang layout. So pag nasanay ka na gumamit ng expressions at atlas, sobrang dali na. I can't say it enough na sobrang mapapadali nila yung buhay mo. Kung mapapansin nyo din, nagpapalit yung legend ko. No? Kung ano yung naka-display, yun lang yung legend na dinidisplay niya. Kasi kung nag-try nyo na ever, gumawa ng sobrang daming mapa. Tapos biglang may pinapalitan yung nagpapagawa sa isa, sa 20 kamapang ginawa mo. Kailangan mong palitan isa-isa yung 20 na yon. Like, ay, dapat ganitong kulay yung gamitin mo dyan. Uy, mali. Ganito dapat yung label na gamitin natin dyan. Dun sa legend, dapat ito yung word na ginamit mo. Imagine, kung mayroon kang 100 na mapang mano-mano papalitan ng ganun. Kung gano'n ka. Tagal yung gagawin mo, right? So, atlas, yung atlas and expressions will help. Yeah. Paano nangyari to? Paano nangyari yung nagpapalit yung legend? Ba't pati siya nagpapalit din? Yeah. Existing na rin siya. Only show items inside linked map. Alam ko ilang beses na rin nating narinig yun. Di ba madali lang magmapa? Palitan mo, mabilis lang yun. Huwag ganun, sir. Huwag pong ganun. So yun, kung yung pagpapalit ng legend, ito lang yun. Only show items inside the linked map. So, kung papansin nyo, wala naman, hindi visible yung FG pag ang theme ko ay yung PPA ad. Right? Hindi siya visible. So, hindi siya gagawa ng legend. Hindi siya gagawa ng legend. The same manner, pag visible yung, paggamit yung FG na theme, hindi visible yung mga PPA na, ano, yung mga PPA na, na layers. So, hindi rin sila papakita ng legend. May isang nawawala dito. So, yun yung challenge. Paano nyo ito gagawin? Kasi ito bivariate legend to. So, yeah, challenge na lang 'yun para sa mga susunod. Yung lahat naman na data nito tsaka fields nandoon naka-share. So, kung gusto niyo paglaruan, gawan niyo ng ano, go lang. Yeah. So, yeah. 'Yun yung ano natin, last na ano na trick na ipapakita ko sa inyo. Paano ka gagawa ng multi-level, hindi marketing, multi-level parang atlas. Same coverage, different layers. So imagine niyo na lang na yung statistics dito, itong F field goals, PPA, tsaka bivariate hazards, tsaka yung court ay isang lugar, right? Isang probinsya siguro or isang municipality. So nagpapalit base sa theme kung ano yung naka-display sa mapa. So may question tungkol dun sa ano? Yes. Hindi ko na siya i-discuss kasi nasa website ko siya. Send ko na lang dito yung link. Pero pwede kang mag-connect ng almost any kind of web service. At pwede ka rin actually kung mag-create ng sarili mong web mapping service using Q. Although it's not the most optimal way. Pero kung gusto mo lang kumabit sa remote services. That 2 years ago. Post from, 3 years ago na pala, 2021 na pala ngayon. Yeah. So, hindi pa naman nagbabago yun. So, sobrang daling way yung pag-add ng remote services sa queue. Right. So yun, very, very last. Sharing everything as one GeoPackage. So, hindi ko siya ginawa para dito sa, ano, project, pero pwede niya siyang gawin. Yung GeoPackage, pwede siya mag-save ng any kind of thing. Layer, project, style, model, maglagay ka dyan ng tiles, maglagay ka dyan ng love letter, ng text file, ng picture mo, walang problema. It's a file geodatabase, basically. Pero sobrang useful niya when you're sharing stuff with others via Q. Kasi ilalagay mo na lahat sa loob. Tapos pag share mo sa kanila, kung ano yung mukha niya sa queue nung binuksan mo at sinave mo, yun yung makukuha nila. So for that, kung kailan mo mag-save ng multiple layers sa isang GeoPackage,
use the package layers algorithm. Do take note na yung package layers, hindi ko sure kung gumagana siya with memory layers. Kailangan ata i-save mo muna siya as an actual layer before mo siya i-save using yung package layers algorithm. So yun. Meron din akong post about why I've been using GeoPackage more than other vector files. Of course, gumagamit pa rin naman ng shapefile pag kailangan na kailangan and pag yung humingi ay gustong shapefile. Pero for other stuff, GeoPackage tsaka GeoJSON, especially if you're working on web, GeoJSON pwede mong gamitin for web mapping. GeoPackage din pwede mong gamitin for web mapping. Yung shapefile hindi. So, yun. Do make the switch. Simulan na natin mag-switch from ano. May mga bagay na so useful yung shapefile. I will not take that against them. May mga bagay na useful siya. Very good de facto format pa rin naman siya. Pero may mga limitations pa rin naman. So, may other formats tayong pwedeng tingnan. Hindi lang lagi shapefiles. In fact, yung hindi nasama dito sa presentation na to, gusto kong i-discuss sana, pero kailangan kong i-cut kasi nung tinignan ko siya mahaba na vector tiles. Again, search nyo kung yung idea ng vector tiles, sobrang powerful. It has the structure of a raster but the flexibility of a vector. Parang ganun. So, yan yung ano. Of course, may mga limitations din yung GeoPackage. Lahat naman. Pero, kumbaga, choose your, pick your poison na lang kung ano yung kailangan. Kung sanay ka mag-database, then PostGIS, actually yun. Gawa ka ng sarili mong PostGIS database. Tapos lagay mo na lang doon yung layers mo. Probably yung best option. Pinaka-scalable, pinaka-safe na rin. So, yun. Sige, sagutin ko yung last yung mga question. Yun, yung cons ng GeoPackage, meron din eh. Technically, database siya, di ba? So, sometimes nagkaka-issue yung nagkaka-lock dun sa database. Tapos, hindi mo na siya mabubuksan kasi nagkaroon ng na-corrupt yung data sa loob. Dahil nung in-edit mo siya, nagkaroon ng either na disconnect or na corrupt mo yung data sa loob, tapos medyo goodbye data. So yun, naka-experience na ako nun, na corrupt yung GeoPackage ko, wala, hindi ko na mabuksan. Kaya dapat may backup tayo lagi, right? Kaya may backup tayo lagi. Yun. Tapos yun, ang tagal ko na hindi nag-S3 products, pero yung reason din kung bakit sobrang nakakatawa mag-queue dati ay yung GeoJSON drag and drop lang. I-drag mo yung GeoJSON sa queue, magbubuka siya. Mag-save ka ng GeoJSON from queue, kaya mong gawin. Dati extension pa ata ng S3 yung, or kaya may kailangan ka pang gawin na mahabang proseso para lang makapag-load ng GeoJSON sa S3. So, parang mahal nila shapefile. So, yun. And yeah, maraming resources to learn QGIS online. So, ang dami ring people na willing to teach, of course. So again, yun, maraming salamat. Kung may questions pa, I think may konting time pa ako for questions. Ayun, yung tanong ni Ma'am Oni. Yes, Ma'am. Pwede po. Wait lang. Ano ko? Ito yung short, ano? Ito yung... Ito yung short version kung ano yung
pro ng GeoPackage at con ng shapefile. So shapefile, multiple files, napakadaming sidecars. May size limit kasi 32-bit standard ang shapefile. So meron talaga siyang size limit. Hindi ka lalampas dyan. Makakorap yung shapefile mo pag tinaya mong gumawa ng 8 gig worth na DBF tsaka 8 gig worth na SHP. May character limit for field names. Yes. Alam ko na experience natin lahat. May mahaba tayong pangalan. Tapos naging name of per. Ganun na lang. No, kaya point locate. Ganun na lang siya. Kasi hanggang 10 characters lang. So, yung GeoPackage wala. It's a single file format without any, almost, without a 2 gig limitation in size. Try nyong buksan yung Zoom stack ng Ordnance Survey. I think nasa 100 plus gig na siya ngayon. Nakalagay siya sa isang GeoPackage. You can have more than 255 fields, tsaka wala kang character limit. Yung personal ano ko dito, experience ko dito was gumawa ako before ng plugin para sa isang project. Tapos, yung pangalan ng mga fields nila ay yun, napakahaba. Kasi demographic data siya eh. So parang children below 5 years old. So it's either gagamit ka, kung gagamit ka ng shapefile, gagamit ka ng code names. Pag GeoPackage, kahit yung buong pangalan na yun, game na yun. Alam ko Sir Fabs ano. Oo. Kasi yung hindi ko lang sure kung gaano kaganda yung support ng S3 for GeoPackage, pero I'm pretty sure meron na rin. Although I haven't used, don't take my word for it. Hindi ako gumagamit S3 products. Pero OGC standard kasi yung GeoPackage, diba? Sila yung OpenGeo Special Consortium standard na pinupush yung GeoPackage. So I'm pretty sure all other GIS applications would probably support it one time or another. Similarly, kung paano sinuport yung WFS, WMS, mga standard services ng OGC. Okay. Sorry. Wag naman. Embrace, extend, extinguish. Wag, mali yun. Wag ganun. Meron na sila, sir. Yung, di ba, may GDB sila. Yung file geodatabase nila. Na zip file lang din. Technically speaking, zip file lang din. Na naka.gdb. Na pwede mo extract yung laman. Yeah. Pero, don't take my word for it for S3 products kasi I have not used it for, I don't know, a decade na siguro. Hindi ko na alam. 9.3 yung last. Yeah. And yeah, hindi ko na, wala na akong idea with ArcGIS Pro. As far as I know, subscription-based siya, so you don't own your GIS. You're basically renting your GIS. Pag ganun. So, then they're moving to the cloud. So yun, maraming salamat. I will stop sharing my screen and thank you very much sa mga nagtanong, sa mga nakinig. Sana may natutunan kayo. And yeah, last plug, hanapin nyo lang si Dwayne HR online. Marami rin kayo makukuha dun. Maraming salamat.